carry the cross, reaching the lost. Heaven is counting on you. Ang libro ni Mateo. Mateo 1, Tagalog. Ang aklat ng lahi ni Hesukristo, na anak ni David, na anak ni Abraham. Naging anak ni Abraham si Isaac, at naging anak ni Isaac si Jacob, at naging anak ni Jacob si Judah at ang kanyang mga kapatid. At naging anak ni Judah kay Tamar si Phares at si Zara. At naging anak ni Phares si Esrom. At naging anak ni Esrom si Aram. At naging anak ni Aram si Aminadab. At naging anak ni Aminadab si Naason. At naging anak ni Naason si Salmon. At naging anak ni Salmon kay Rahab si Buas. At naging anak ni Buas kay Ruth si Obed. At naging anak ni Obed si Jesse. At naging anak ni Jesse ang hari si David. At naging anak ni David si Solomon. Doon sa naging asawa ni Urias. At naging anak ni Solomon si Rehoboam. At naging anak ni Rehoboam si Abias. At naging anak ni Abias si Asa. At naging anak ni Asa si Jehoshaphat. At naging anak ni Jehoshaphat si Joram. At naging anak ni Joram si Uzias. At naging anak ni Uzias si Joatam. At naging anak ni Joatam si Akas. At naging anak ni Akas si Ezekias. At naging anak ni Ezekias si Manasses. At naging anak ni Manasses si Amon. At naging anak ni Amon si Josias. At naging anak ni Josias si Jeconias. At kanyang mga kapatid ng panahon ng pagkadalang bihag sa Babilonya. At pagkatapos ng pagkadalang bihag sa Babilonya, ay naging anak ni Jeconias si Salatiel. At naging anak ni Salatiel si Zerubbabel. At naging anak ni Zerubbabel si Abiud. At naging anak ni Abiud si Eliakim. At naging anak ni Eliakim si Azor. At naging anak ni Azor si Sadok. At naging anak ni Sadok si Akim. At naging anak ni Akim si Eloid. At naging anak ni Eloid si Eleazar. At naging anak ni Eleazar si Matan. At naging anak ni Matan si Jacob. At naging anak ni Jacob si Jose, asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Jesus na siyang tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, ang lahat ng mga salit-saling lahi buhat kay Abraham hanggang kay David ay 14 na salit-saling lahi, at buhat kay David hanggang sa pagdalang bihag sa Babilonya ay 14 na salit-saling lahi, at buhat sa pagkadalang bihag sa Babilonya hanggang kay Kristo ay 14 na salit-saling lahi. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay lalaking matuwid, at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasiyang hiwalayan siya ng lihim. Datapot samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo, at siya'y manganganak ng isang lalaki,
at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, "Narito, ang dalaga'y magdadalang tao at mga anak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay suma sa atin ang Diyos." At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon. At tinanggap ang kanyang asawa. At hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus.